Corned beef, gisado. Simple lang to at napakadali lang lutuin. Kaya mag-umpisa na tayo. Ang una natin kailangan gawin ay iprito muna yung patatas. Kaya magpapainit lang tayo ng mantika sa isang pan. Once na uminit na yung mantika, ilagay na natin itong patatas. Hiniwa ko lang ito ng maliliit na cubes. Itutuloy lang natin ang pagprito habang hinahalo hanggang sa bahagyang maging kulay brown na itong patatas. At pagkatapos niyan ay kukunin na natin ito dito sa ating pan. Ilipat muna natin sa isang malinis na plato. Gumagamit lang ako ng slotted spoon. Ito yung kutsara na may butas sa gitna. Nang sa ganun ay tumulo ka agad yung mantika dito pa lang sa pan. I-set aside muna natin yung patatas. At igisa naman natin yung sibuyas dun sa natirang mantika. Makaraan ng mga 20 seconds, ilagay na natin yung bawang. Itong bawang naman ay hiniwa lang natin ng maliliit na peraso. Ang tawag natin dyan ay minced garlic. Itutuloy lang natin ang pag-isa hanggang sa tuloy ng lumambot yung sibuyas. At habang nangyayari yan, yung bawang naman unti-unti nang nagbabrown. Tamang-tama itong bawang kapag medyo brown na. Dahil kapag nagluluto tayo ng corned beef gisado, masarap ito kapag roasted na yung garlic. Ilagay na natin itong corned beef. Dilatang corned beef ang gamit natin. At nasa sa inyo kung anong brand ang pwede ninyong gamitin. Ang suggestion ko, gamitin ninyo yung pinakapaborito ninyong brand kung available. Haluin lang natin. At ituturi lang natin ang pag-isa ng mga 3 minuto pa. Makaraan ng 3 minuto, pwede na nating ilagay dito yung naprito natin na patatas. Ituturi lang natin ang pag-isa ng isa hanggang isa't kalahating minuto. Ganyan lang kabilis. At pagkatapos niyan, ready na tayo para timplahan ito. Yung iba sa atin gustong medyo masabaw yung ginisang corned beef. At kung kayo ang tinutukoy ko, ito na yung pagkakataon kung kailan pwede kayo maglagay ng tubig. Papakuluan nyo lang yung tubig kung gusto ninyo medyo masabaw. Ngayon titimplahan lang natin ito. Maglalagay lang ako ng asin at ng ground black pepper o ng paminta. Pwede rin kayong gumamit ng ground white pepper. Haluin lang natin. Para sa recipe na to, naglalagay ako ng chopped na parsley. Optional ingredient lang itong parsley, pero nakakatulong ito para magpasarap dito sa ating dish. Haluin lang natin ito sa huling pagkakataon. Ayan, ready na to. Ilipat lang natin ito sa isang serving plate. At i-serve na natin. Eto na, ang ating corned beef gisado! Tara, kain na tayo!